Ang tsunami ay isang serye ng mga alon sa karagatan na dulot na malindol sa ilalim ng dagat, pagguho ng lupa o pagsabog ng bulkan. Ang tsunami ay maaaring magbuo ng isang higanting meteor impact sa karagatan. Ang mga alon na ito ay maaaring umabot sa taas na 100 feet. Humigit-kumulang 80% ng mga tsunami ang nangyayari sa loob ng Ring of Fire sa karagatang Pasipiko. Ang unang alon ng tsunami ay karaniwang hindi ang pinakamalakas. Ang sunod-sunod na alon nito ay lumalakas ng lumalakas. Ang tsunami ay maaaring manglakbay sa bilis na humigit-kumulang 500 miles o 805 kilometer per hour, halos kasing bilis ng isang jet plane. Ang mga bansa na kinakasalukuyan ng United States ay may pinakamalaki panganib para sa tsunami, kabilang na ang Hawaii, Alaska, Washington, Oregon, California. Kung nahuli ka ng tsunami wave, mas mabuting huwag lumangoy. Sa halip ay kumuha ng isang lumulutang na bagay at hayaan ang agos na dadalhin ka. Ang tsunami ay nangangahulugang harbor wave sa Japanese, chu para sa harbor, nami naman para sa wave. Ang Japan ay sumasailalim sa tsunami prone sa kasaysayan. Matatansya ng mga siyentipiko ang oras kung kailan darating ang tsunami, halos kahit sa ang sulok ng mundo. Batay sa mga kalkulasyon gamit ang lalim ng tubig, mga distansya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, at ang oras na naganap ang lindol o iba pang kaganapan. Ang Hawaii ay palaging nasa malaking panganib para sa tsunami. Nakakakuha sila ng humigit-kumulang isang tsunami bawat taon at isang malakas na tsunami tuwing 7 taon. Ang pinakamalaking tsunami na naganap sa Hawaii ay nangyari noong 1946. Sa katunayan, isa sa mga isla dito ang tinamaan ng 30-foot waves na may lakas na 500 miles per hour, ang baybayin ng Hilo Island. Ang tsunami sa Indian Ocean ay naging sanhi ng isang lindol na may lakas ng 23,000 atomic bomb. Matapos ang lindol, ang mga nakakamatay na alon na nagmumula sa sentro ng lindol ay humampas sa baybayin ng 11 bansa. Ang huling bilang ng nasawi ay nasa 283,000. Ang lindol at tsunami sa Japan noong 2011 na kinilala bilang 2011 Tohoku Earthquake at Tsunami o ang Great Tohoku Earthquake ay isang natural disaster na yumanig sa Hilagang Silangan ng Japan noong March 11, 2011. Nagsimula ang sakuna nang yumanig ang magnitude 9 na lindol. Nagpakawala ito ng mabagsik na tsunami. Ang epekto ng malakas na lindol ay naitala sa kasaysayan ng Japan. At naramdaman ito ng buong mundo, mula sa Norway hanggang sa Antarctica. Ang mga labi ng tsunami ay patuloy na nahuhulog sa mga dalampasigan ng North America pagkaraan ng ilang taon. Sa Japan, ang mga ay nagpapagaling pa rin mula sa sakuna noong Nobyembre 2021. Meron pa rin humigit-kumulang 39,000 na evacuees na nawalan ng tirahan. 1,000 sa kanila ay naninirahan pa rin sa pansamantalang bahay. Sa bansang Spain naman ay nagkaroon ng libreng car wash dahil sa malakas na alon na ito. At tumama din ang 10 meters na taas ng alon sa coastal town dito.
la gente aquí está espantada. Mira, mira, mira. No, ahí está, vámonos. No llega. No, porque está reventando antes. Mira, no, sí. Mira. Ay, los perritos, por Dios, por Dios. Si decimos esa correr, a correr, Sí, no quedarse. Isang balahalimaw na alon ulit ang nakunan ng video sa Spain noong 2014. Isang napakalaking alon din ang bumulaga sa isang resort sa Mexico. Ito naman ang naging resulta ng tumama ang napakalakas na bagyo sa Taiwan noong 2009. Ang magjowa naman na ito ay nakatikim ng malakas na alon. Akala nila ligtas sila sa kinatatayuan nila. Nadamay pa yung aso. Ang dalawang babaeng ito naman ay nag-e-enjoy naman sa seafoam sa isang beach sa Australia. Ay tumama ang isang napakalakas na alon sa isang bayan at nagdulot ito ng baha sa lugar. Umabot naman ang alon na ito sa mga bahay-bahay sa Spain.
мы ныряли. Все бы переломано. Вагал накрывает. Ano naman ang footage na ito sa Pacific Ocean nung dumaan ang bagyo dito? Isang higanting alon naman ang tumama sa Italy. So kadaldal, nasubukan mo bang makakita ng malalakas na alon? I-comment mo naman dyan sa comment section para ma-shoutout kita sa aking next video.